nang tinanggap ni Joshua Mina ang kanyang cheque na nagkakahalaga ng 100,000 piso na ipinagkuloob ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority bilang pagpupugay matapos niyang iuwi ang gintong medalya at makamit ang pinakamataas sa Mechanical Engineering Design sa ginanap na 10th taon ng ASEAN Skills Competition sa Hanoi, Vietnam. Bukod doon ay tumanggap din si Mina ng 50,000 piso na galing naman sa CLSU o Central Luzon State University. Si Mina ay isang mag-aaral ng CLSU CTC Foundation sa Science City of Muñoz na nagdala ng bandila ng Pilipinas at kinalaban ang mga pambato ng iba't ibang bansa sa Asia. Actually, hindi ko ini-expect na mananalo ako. Yun, sinabi na lang sa akin, tapos yun. Nabigla na lang ako, tapos naka-gold pala kami ni sir. Siyempre, masaya, tapos proud na ako lang yung naka-gold. Tapos naiuwi ko yung gold para sa Pilipinas. Si Joshua kasi, very fluid. Adapted niya kaagad yung instruction na binibigay sa kanya. Pag binigay ko sa kanya ito, ini-enhance pa niya mabuti. Sabi ko naman, kaya-kaya natin yan, Joshua. Ako bahala ka. Just do your part and I'll do mine. Pagdating sa sariling probinsya, pumarada si Mina kasama ang kanyang coach expert at mga kawaninang TESDA sa kahabaan ng lungsod ng Kabanatuan. Matapos ang 5 taon na pakikipagtunggali, ay ngayon lang ulit nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya na mismo sa probinsya Pananuava Ecija nagmula. Kaya naman lubos ang kagalakan ni Governor Aurelio Matias Umali sa karangalang ibinigay ni Mina hindi lamang sa probinsya kundi lalong higit sa buong bansa. Kung kaya't nakatakdang magbigay din ng provincial government ng 100,000 piso bilang papuri sa hindi matatawarang galing na ipinamalas ni Mina. He will also receive a cash from TESDA, 100,000. We will also provide the same amount, no? Ito, tamala natin. Kasi ito yung skills competition, ibibigay tayo ng 200,000 para ginaganap sa palaban natin sa region. Ayon pa kay Governor Umali, simula sa susunod na taon ay magkakaroon na ng regular na pondo pang suporta ang pamahalaang panlalawigan sa mga Nova Ecijano na makikipagkompetensya para sa mga darating na Philippine National Skills Competition. Sabi ko, it's about time that we institutionalize our support. And by doing so, ilagay ko sa budget. Now, if it's a line budget, edi every year, masasama na sa budget ito. So, itong programa nito where we try to hold yung competition, yung skills competition para yung mga magagaling na graduates in all other schools. Napakarami nito eh. And I hope we can continue to tell the story of Joshua at saka yung eskwelahan na tumulong sa kanya. Alam niyo itong mga Boktech schools ito, mahirap ang buhay nito eh. They're struggling and they need all the support from all sectors, government, private. So, maging masaya tayo. Let us be proud that Inobosiano is carrying the torch for the country. Sa ngayon ay sinisimulan ng paghandaan ni Mina at ng TESDA ang nakatakdang pakikipagtunggali sa World Skills Competition sa susunod na taon na gaganapin sa Brazil. Pupunta sila sa Brazil next year para lumaban naman sa World Skills Competition. Dapat paghandaan natin yan kasi naumpisahan na natin magkaroon ng gold sa ASEAN. Palagay ko makakakuha tayo ng gold ulit sa Brazil. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Danira Gabriel. Unang Sigaw.